Valet production. Sis, dalawang klase yung ginagamit natin bini. Yung hybrid at saka inbred. Ang hybrid po, pwede natin italim yan, pero hindi natin pwedeng ulitin. Samantalang yung inbred, pag gumamit po tayo, pag tinanim natin ngayon sa next cropping, pwede ibalik hanggang sa third cropping. Kaya mas maganda, inbred na lang ang gamitin. Ang kailangan natin na biniin sa isang hektarya na bunobon o yung pula is only 30 to 40 kilos lang sa isang hektarya. Ang edad ng pula, kung tayo ay magbubuno na ng pula is 21 to 30 days old na po siya. Ibig sabihin po, kung maaga siya ma-harvest, 21 days, sa edad na 21 days, pwede nang bunutin. Pero kung matagal bago ma-harvest, isang buwan yung pula bago bunitin at ilipa. So, depende po sa variety. Methods of planting, direct at saka indirect. Yung direct po, ito yung tinatawag ng sabog or strip planting. Pangalawa, yung indirect, ito yung bunobo, pula, tapos bunutin and then itanim o raup, no? So, ang distance ng pagtatanim po is 20 by 20 cm. Bakit medyo malaw ng konti? Dahil ang bawat isang puno ng inbred ay pwedeng magsuwi ng 10 hanggang 15 bawat puno. Samantalang yung hybrid, ang isang puno ng hybrid ay pwedeng magsuwi ng 20 to 25 na suwi bawat isang puno. Kaya mas medyo malawang itong hybrid kung magtatanim po tayo kasi yung hybrid is malapad. Samantalang yung hybrid is katantaman pero tamang-taman ng 20 by 20 cm. Okay. Call always control, use chemical if necessary. So mag-spray po tayo ng pamatikol at saka damo kung kinakailan. Pero kung may alternatibong paraan para hindi na tayo gumamit ng pamatay damo na chemical, may mga paraan para masukpo natin yan sa pamamagitan ng paglagay ng mga rice hull o kaya yung tinatawag na papaya tree o kaya yung ibang tinatawag na pamatikol na hindi natin binibili. Okay. Water management, importante yung tambak, water level, at saka yung minimum ng kataas ng tubig. Pag bago tanim pa, kailangan alalay lang yung tubig. Pero pag mahigit sa buwan na, pwede natin maintain yung 2 to 3 inches deep yung kalalim. Okay, fertilizer application. Fertilizer application, napaka-importante ito. Okay, sa unang application, 10 to 15 days pag sabog, pwede natin mag-apply ng abono, dalawang urea, isang complete, yan ang tinatawag na first application sa sabog. Sa raup naman, o kaya lipat tanim, pagkalipat ng, ay pagkatanim po natin after 3 days after transplant, maglalagay mo na tayo kagad ng abono, dalawang urea, isang complete, pagalawa yan, and then, i-apply agad sa loob ng 3 araw kasi ang bagong tanim ay gutom na po siya. Okay. Second application. Pagkatapos yung nag-abuno, makalipas ng 10 hanggang 15 araw, pwede natin mag-spray ng super easy para lahat ng sakit ng halang at saka lupa ay kain gamutin ng super easy. 2 litro sa 1 hektarya after spray. Next, third application. After 15 days na naman, pwede na tayong maglagay ng abono ulit, 2 urea, 1 complete. Ito po yung last na application para kumpleto yung abono ng palay. Okay. So, makalipas ng 20 araw, malago na po siya, marami na ang suwi. Then, sa edad na 60 to 75 days, depende sa maritin po yan, so, pwede na tayo mag-apply uli ng super easy ng 2 litro. Ito po yung pabaon. Para ang bawat bunga o dawan ng palay is mahaba and then bawat butil siksik ang naman. So, pest and disease control use chemical is necessary. Gagamit lang tayo ng pesticide kung kinakailan. Pero kung hindi na kailan, super easy lang ang gamitin. Harvesting, at least after harvest and freezer, at least 20 to 30% increase. Ibig sabihin po, nadadagdagan ng 20 to 30 kabans per hectare per cropping.
So kung sa halimbawa, umali kayo ng isang daan, pwedeng maging 120 to 130 kabals per hectare per cropping. Pero kung dati 130, pwedeng umali ng 140 to 150 kabals per hectare per cropping. Kaya mas malaki ang depresya. Sa ang bigat ng palay, mula 45 to 50, kung inispehan po ng super easy, magiging 55 to 60 kilos bawat isang kaban dahil mabibigat ang palay pag naibomba ng super easy. Walang kulyapis.